Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos sa buhay. God bless you po ating malakpatid, Brother Mike Kuntalan. Hallelujah. Mga minamahal, tayo po isama-sama po manalangin. Mapagpala po namin, mahal po ni Jesus o Diyos sa mga oras po ito. Mahal po ng maraming salamat po sa bawat yugto ng banal na gawain na natapos na. Higit ang pagkilos mo sa aming kalagitnaan, mahal po noon. Sa iyong matamis na presensya o Diyos. Hallelujah. Malapin na sa gana aking wala akong magagawa. Ikaw maglagay na makataga sa aking mga labi, malapin noon. Langisan mo po ito, Diyos, sa unat dalangin ay puminamahal, ginagala aming mga pastor. At sa pangalan mo, O Diyos, aming sinasaway ang lahat ng demonyo na pakanilangan. Demo sa belief and doubt, cast out in the name of Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Everybody say, praise the Lord! Praise God, hallelujah, at bago lahat, ako po'y nagpapaabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, at pagsamba sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen? Palakpakan natin ang ating pinakamamalapay noon. Praise the Lord. And I give double honor and respect to all dearly beloved, honorable pastor, evangelist, Wildy Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God, and always remember the blessed memory and teaching of our dearly beloved, as time pastor, Linis Almeda. Praise God, hallelujah, and also the beloved children, the whole family. Sa lahat po ng ating minamahal mga beloved webcast viewer, ating makapatiran, ating mga newcomers, mga minamahal, sa aking kapong gagawa, kapwa mga ran, mga minamahal, at sa aking pong beloved wife, purihin po ang ating dakilang Diyos. At ako rin po, mga minamahal ko, ay nagpapaabot ng Happy, happy Mother's Day po sa lahat po ng ina ng tahanan. Amen? Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay noon, especially our beloved Stampasol Initial Medal sa piling ng ating dakilang Diyos at sa mga beloved children ng ating mga pastor na ngayon po ay isa na rin po isang ganap na ina na rin po ng tahanan. Amen? Purihin po ang ating dakilang Diyos. Praise God. Hallelujah. At alam niyo po, mga minamahal ko, noon pa man ay binibigyan na po ng pagkilala o ng nagbibigay pugay si Apostol Pablo sa mga babae o ang mga ina ng tahanan na nagpapagal at naglilingkod sa Panginoon. Amen? Palakpakan natin ating malapay noon. Praise God. Hallelujah. Sa lahat po ng ina ng tahanan, pakitaas ang kamay. Mga minamahal ko, purihin pong malapay noon. Pagpalain po kayo ng ating dakilang Diyos. Ati munang buksan, mga kapatid ko, dito po tayo sa Romans chapter 16, verse 12. From the book of Romans chapter 16, verse 12. Salute Tryphena and Tryphosa, who labor in the Lord. Salute the beloved Persis, which labored much in the Lord. Ang sulat ni Pablo, o mga gawa. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, kapitulo 12, sa isang talata. Sa isang talata ay 12. Hanggang 13. Batiin ninyo si Tryphena at si Tryphosa na nagpapagal sa Panginoon. Batiin ninyo si Persida na minamahal, na lubhang nagpagal sa Panginoon. Batiin ninyo si Rufo na hinirang sa Panginoon at ang kanyang ina at akin. Amen. Amen. Praise God. Romans chapter 16, verse 6. From the book of Romans chapter 16, verse 6. Greet Mary, who bestowed much labor on us. Ang sulat ni Pablo sa taga-Roma, kamatang 16, talang 6. Batiin niyo si Maria na lubang nagpagal sa inyo. Amen. Amen. Praise God. Kinikilala po ni Apostol Pablo ang kanilang paglilingkod at ang pagpapagal, mga minamahal. Praise God. Alam po ninyo, mga minamahal, hallelujah, hindi rin po matutumbasan ng anumang kayamanan ang pagpapagal po ng isang ina, mga minamahal. Everyone say, praise the Lord. Hallelujah. Hindi matutumbasan yung kanilang pagpapagal sa paglilingkod sa Diyos at paglilingkod sa kanilang pamilya, mga minamahal. Everyone say, praise the Lord. Mga minamahal, praise God. Sa mga
mga anak, mga minamahal ko, alam niyo po, mga minamahal, ang pagsilang sa inyo, mga minamahal ko, ng isang ina, sabi nga rito, between life and death, mga minamahal ko, maaring sila'y mabuhay o maaring sila'y mamatay, mga minamahal ko. At yung pag-aalaga po nila, mga minamahal ko, kung paano sila naglilingkod na may katapatan sa kanilang pamilya, mga minamahal ko. Oh, praise God. Ang paglilingkod na ito, mga minamahal ko, ay nakalulugod din sa ating dakilang Diyos. Kung paano sila naglingkod, mga minamahal ko, kung paano sila nagpagal, mga minamahal ko, sa kanilang mga anak, hanggang sa magkaisip, mga minamahal, mula pagkasilang, nakikita natin, mga minamahal ko, talagang yung kanilang hirap. Kaya nakakalungkot, mga minamahal ko, kapag may mga bata o mga anak na talagang walang respeto sa magulang, mga minamahal, hindi nila naalala yung sakripisyo na ginawa para sa kanila. Everyone say, praise the Lord! Alam nyo, mga minamahal, merong isang kwento na ito ang nangyari, mga minamahal ko. Isang pamilya, mga minamahal ko, na mayroong limang anak at ang kanyang mga anak ay magkakasunod, mga minamahal. Dahil sa maliit na pamilya na yon, mga minamahal, ang kanilang magulang, ang kanilang tatay ay maliit lang ang kinikita. At patuloy yung pagsisikap ng kanilang ama. At yung kanilang nanay ay nasa bahay lamang na sinusubaybayan ang kanyang mga anak at inaalagaan, mga minamahal ko. Napansin po ng bunsong anak, mga minamahal, nakita niya yung kanyang magulang kapag sila'y kumakain, mga minamahal. So makinig kayo. Pag sila'y kumakain, mga minamahal, pag sila, ang kanilang ulam ay manok, mga minamahal, alam nyo, dahil sa ang nanay, kahit na minsan wala nang makain, basta mapakain dun sa kanyang mga anak, mga minamahal. So ang ginagawa ng nanay, lahat ng mga part na malalaman sa manok ay ibinibigay niya sa kanyang mga anak. At ang natitira sa kanya yung leeg, mga minamahal. At dumating ang panahon, mga minamahal, sabi ng bunsong anak, isang araw, nagtanong sa kanyang nanay, sabi, Nay, paborito mo pala talaga yung leeg. Hindi makakibo yung nanay, mga minamahal. Hindi makasagot doon sa kanyang bunsong anak, mga minamahal. Na hindi alam nung bunsong anak, mga minamahal, gusto ng kanilang nanay, lahat ng part ng malaman doon sa manok ay maibigay sa kanila. At dumating ang panahon, mga minamahal ko, nagsilaki ang mga anak. Mga minamahal, yung kanyang anak, mga minamahal, isang araw, dahil sa nagkaroon na ng magandang trabaho din, dumating yung anak, mga minamahal. Niregaluhan niya, nagdala siya ng puro leeg ng manok na akala na ay paborito ng kanyang nanay, mga minamahal ko. Nung nakita ng nanay niya, mga minamahal ko, yung dala-dala, mga minamahal ko, doon ipinaliwanag nung nanay sa kanya. Alam mo anak, nung kayo'y maliliit pa, sabi niya, tiniis ko na ang matitira sa akin ay liig lamang para kayo lahat ay makakain, mga minamahal. Nung nalaman ng anak, mga minamahal ko, hindi niya mapigil ang kanyang luha, mga minamahal. Nakita niya gaano ang pagpapagal, ang pagtitiis ng kanilang magulang para lamang sila ay maiahon at mapakain, mga minamahal. Praise God. Kaya si Apostol Pablo, mga minamahal ko, kinikilala niya ang pagpapagal ng mga magulang, ng ina ng tahanan, mga minamahal. Everyone say, praise the Lord. Hallelujah. No. Ang kanilang pagpapagal, mga minamahal ko. Pero sa ating mga panahon ngayon, mga minamahal ko, nakikita natin, mga minamahal, lalo na pag hindi po mga tunay na anak ng Diyos, talagang
nakalimutan nila pagpapagal ng kanilang nanay. Mga minamahal ko, halos ang kanilang mga anak ay wala po yung paggalang at pagrespeto, mga minamahal. Praise God. Dinadaan-daanan ng kanilang nanay, mga minamahal ko, na hindi nila alam. Mga minamahal ko, nasa gitna ng buhay at kamatayan nung sila po'y isilang. Everyone say praise the Lord. Nakalimutan nila ito, mga minamahal ko. At kung sumagot pa sila sa kanilang mga magulang, ay talagang, kala mo sila nagpalaki sa kanilang magulang, mga kapatid. Pero tayo pinagpala ng mahal na Panginoon. Praise God. Nung tayo nakakilala sa mahal na Panginoon, ang ating mga tahanan, ito po ay inayos ng ating dakilang Diyos. Kumusta na, mga minamahal ko, ang mga anak? Mga minamahal, naalala lang ninyo ang inyong magulang kapag may mga panahong ganito. Isine-celebrate ang araw ng mga ina, mga minamahal ko. Naalala lang ninyo yan, mga minamahal. Pero kumusta sa araw-araw ng buhay, mga minamahal? Binati na ba ninyo ang inyong mga nanay? Asa na yung mga anak, mga minamahal? Taas ang kamay. Yung mga anak. Dito sa harap, hindi makataas ng kamay. Yung mga anak. Kumusta na? Binati niyo na ba yung nanay nyo? Nang Happy Mother's Day? Mga minamahal, napakalaki po ng kanilang part sa buhay po natin. Kaya nga si Apostol Pablo, binibigyan niya ng pagrespeto at pagkilala, mga minamahal ko. Mga minamahal ko, na sa lahat ng paraan ay ginagawa nila para lang mabuhay, mga minamahal. Praise God. Isang ina, mga minamahal ko, na doon po sa panahon po ng First King, sa panahon po ng Israelite, sa panahon po ng Israelita, sa panahon na yon, dito po sa Old Testament, First King chapter 17, verse 12 and 13, makikita natin, mga minamahal ko, gaano ang pagtitiis, mga minamahal, na kanilang ginawa, mga minamahal. Dito po sa 1 Kings chapter 17, verse 12 and 13. From the book of 1 Kings chapter 17, verse 12 and 13. And she said, "As the Lord thy God liveth, I have not a cake but an handful of meal in a barrel and a little oil in a cruse. And behold, I am gathering two sticks, that I may go in and dress it for me and my son, that we may eat and die." And Elijah said unto her, "Fear not, go and do as thou hast said, but make me thereof a little cake first, and bring it unto me, and after make for thee and for thy son." Unang Hari, Kapitulo 17, talata po ay 12 hanggang 13. At kanyang sinabi, "Ang Panginoon mong Diyos ay buhay, ako'y wala kahit munting tinapay, kundi isang dako na harina sa gusi at kaunting langis sa banga. At narito, ako'y namumulot ng dalawang patpat upang ako'y pumasok at ihanda sa akin at sa aking anak upang aming makain bago kami mamatay." At sinabi ni Elias sa kanya, "Huwag kang matakot, yumaon ka at gawin mo ang iyong sinabi, ngunit igawa mo muna ako ng munting tinapay at ilabas mo sa akin, at pagkatapos ay gumawa ka para sa iyo at para sa iyong anak." Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. So nandun po, mga minamahal, isinakripisyo ng isang nanay, mga minamahal ko, yung kanilang kakainin. Nasabi ng Biblia na pagkatapos nilang kainin sila ay mamamatay na. Mga minamahal ko, isinakripisyo niya yun, mga minamahal ko. At nandun po, mga minamahal ko, yung kanyang pagtitiwala. Naniwala siya sa propeta ng Diyos, mga minamahal ko, na yung kanilang kakainin sana, bago sila mamatay, ay ibinigay muna nila, mga minamahal ko. Pero dahil sa kanilang pagsunod, sila po ay pinagpala ng ating dakilang Diyos. Praise God, hallelujah. So makita natin, mga minamahal ko, hallelujah, kahit sa gitna ng panganib, mga minamahal ko, ay nandun po, mga minamahal ko, talagang gumagawa ng paraan para sila'y mabuhay, mga minamahal. Hallelujah. Na ang sabi ng Biblia, mga minamahal ko, doon sa mga naging mga anak, mga minamahal ko, ay huwag nating
kalimutan o dinggin natin, mga minamahal ko, hallelujah, o sundin natin at huwag natin hamakin sila na naging ina natin at naging magulang, mga minamahal ko, na ang sabi ng Biblia. Dito po sa Proverbs chapter 23, verse 22. Proverbs chapter 23, verse 22. Hearken unto thy father that begat thee, and despise not thy mother when she is old. Amen. Mula sa aklat ng mga Kawikaan, kabanatang 23, talatang 22. Dinggi mo ang iyong ama na naging anak ka. Huwag mong hamakin ang iyong ina kung siya'y tumanda. Amen. Amen. Puri na malapay noon. Everyone say praise the Lord. Sabi ng Biblia, kapag tumanda na ang iyong mga magulang, ay huwag niyo nga hamakin, mga minamahal. So nakikita natin yan sa mga hindi mananampalataya. Pag matanda na yung magulang, pinapabayaan na, mga minamahal. Iniiwanan na lang kung saan-saan, mga minamahal. Ito yung mga hindi mananampalataya. Sana naman sa atin na tayo po yung mga tunay na anak ng Diyos ay hindi po mawawala ang ating pagpapahalaga sa ating mga magulang. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Praise God. Hallelujah. Purihin po ang ating malapay noon. Praise God. At makikita nyo, mga minamahal ko, pagdating ng panahon. Praise God. Kapag ka ang iyong mga magulang ay nasa piling na malapay noon at kayo na natira, doon nyo ma-realize lahat, maiisip nyo lahat, mga minamahal ko, gaano pala kahalaga na tayo po ay meron pang mga magulang sa ngayon. Kaya habang sila'y kapiling po natin, pahalagan po natin, mga minamahal, praise God, hallelujah, praise God, hallelujah, mapakamahalin po natin sila. Everybody, praise the Lord. Purihin po ang ating malapay noon. Ano pa sabi ng Biblia? Ephesians chapter 6, verse 2. Ephesians chapter 6, verse 2. Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso, kapitulo 6, ang talata ay 2. Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako. Amen. Amen. Ano sabi ng Biblia, mga minamahal ko? This is the first commandment with promise, mga minamahal ko. Ito pala, mga minamahal ko, yung unang utos na mayroong pangako, mga minamahal. Embassy, praise the Lord. Na igalang mo ang iyong ina at ama, ang sabi ng Biblia, mga minamahal ko. Anong pangako? Kung gawin mo yan, ikaw man din ay magiging tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Mga minamahal ko, pag nirespeto mo magulang mo, mga minamahal ko, hallelujah, nandun po, magkakaroon ka ng kaligtasan. Embassy, praise the Lord. Hallelujah. Nang sabi ng Biblia, lalo na, mga minamahal ko, na ating pagkilala, mga minamahal ko, sa mga nagpagal sa ating kaligtasan, mga minamahal ko, na naging magulang natin sa pananampalataya. Sabi ng Biblia, mga minamahal, just like our dearly beloved honorable pastor, beloved stamp pastor Linus Almeda, our beloved stamp pastor, mga minamahal, and our dearly beloved honorable pastor Banji Wilgistrad Almeda, mga minamahal ko, hallelujah, sa kanilang pagpapagal at pangalaga sa ating kaluluwa, mga minamahal ko, sa kanilang paglilingkod sa malapay ng buong buhay nila, ibinigay nila para tayo po, mga minamahal ko, ay pangalagaan sa ating pananampalataya. Everybody, praise the Lord. Sila po ay nagpagal. Mga minamahal ko, panalangin at pag-aayuno. Kasama tayo sa kanilang panalangin, mga minamahal ko. Hallelujah! Madaling araw pa lang, sila po'y nakaluhod na upang tayo po ay pagpalain ng ating dakilang Diyos. Praise God. At yan ay binibigyang pugay ni Apostol Pablo ang mga naglilingkod sa mahal na Panginoon, mga minamahal ko. Hallelujah! Paglilingkod sa mahal na Panginoon, hallelujah, na kung kilalanin natin ang kanilang pagpapagal at kung tayo sumunod, mga minamahal ko, tayo'y maging matuwid sa harapan ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal ko, na ang sabi ng Biblia, Ephesians chapter 6, verse 1. Ephesians chapter 6, verse 1. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso, kapatang 6, tatang 1.
Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Magsitalima kayo sa inyong magulang sa Panginoon. Mga minamahal ko, ang ating dearly beloved, one of our pastor evangelists, Willie Strad Almeta, ating beloved, ng pastor Linis Almeda, na sila po ang nagpagal para sa ating kaligtasan. Nasabi niya ang Biblia, mahalaga ang ating pagsunod sa kanila, mga minamahal ko. Eh kung hindi tayo sumunod, nasan tayo ngayon, mga minamahal? Baka tayo napahamak na. Pero dahil sa tayo sa ating pagsunod sa kanila, nandito tayo, pinagpala tayo ng ating dakilang Diyos. Everybody, praise the Lord! Praise God, hallelujah. Ngayon po, mga minamahal, na napakalaga po na tayo po merong mga magulang sa mahal na Panginoon na tunay na nagpapagal. Maraming nagpapastor, mga minamahal. Maraming mga congregation, mga minamahal ko. Pero saan ang sinasabi nilang magulang nila sa mahal na Panginoon? Mga minamahal ko, ni hindi nga makuha sila ipanalangin. Na ipapanalangin lang sila pag-araw po ng kanilang gawain. Pero pag ordinaryong araw, asaan ang kanilang sinasabing magulang nila sa mahal na Panginoon? Walang panahon para sa pag-ayun at pananalangin. Nandun, busy sa kanilang mga negosyo, busy sa kanilang mga kaibigan, busy rin sa kalayawan, mga minamahal. Walang pinagkaiba sa mga kasalimutan. Ang kanilang pastor nag-golf pa, mga minamahal ko. Ang kanilang pastor nandun, naglalaro ng basketball, mga minamahal. Pero walang panahon para ipanalangin. Pero kailanman, ang ating dearly beloved, honorable pastor, hindi natin nakita, mga minamahal. Praise God, doon sa mga kalayawan na yan, kundi sila ay laging nakaluhod, nananalangin, nag-aayuno para sa kanilang mga membro, mga minamahal. At ano naging bunga? Tayo'y pinagpala ng ating dakilang Diyos. Palakpakan natin ang malapay na. Sila'y nagpagal para magulang natin sa laman, mga minamahal ko. Nagpagal sila, mga minamahal ko, para sa ating kaligtasan. Nasabi ng Biblia, mga minamahal ko, praise God, hallelujah, tayo magsitalima sa kanila. Hallelujah, hindi sila nagkulang ng pagtuturo sa atin, mga minamahal ko. Ganyan tayo kamahal ng ating dakilang Diyos. Binigyan tayo ng tunay na magulang sa mahal na Panginoon. Nasabi ng Biblia, sapat na makapagtuturo sa atin, mga minamahal. Merong wisdom and knowledge, mga minamahal ko, na mula sa mahal na Panginoon, na hindi tayo maliligaw, mga minamahal ko. Tiyak at tumpak ang kanilang mga aral at mga turo, mga minamahal ko. Based on the Bible, nakita natin ang kanilang mga aral at ang kanilang tinuro sa atin. Ito po ay nangyari sa ating buhay, mga minamahal. Ang pagpapala ng Diyos sa buhay natin. Everybody, praise the Lord. Marami nagtuturo, mga minamahal ko, pero kulang ang kaalaman. Unang-una, takot ituro ang katotohanan, mga minamahal ko. Anong katotohanan? Nung tayo nasa kanya-kanyang pananampalataya, hindi natin narinig yung pangaral na may kabanalan. Ang alam lang natin nun, mga minamahal ko, basta banal ang puso mo, mga minamahal ko. Pero kulang pala yun. Kailangan kung banal ang puso mo, pati pang labas mo, mga minamahal. Magre-reflect yan sa labas, mga minamahal. At dito natin nakita yan. Tinuruan tayo, pati pananamit na may kabanalan, mga kasuotan may kabanalan, na ito pala ay mahalaga sa harapan ng Diyos, mga minamahal. Lagi natin ipakinggan ang Romans chapter 12, verse 1 up to 3. Nakalagay doon, mga minamahal ko. I-present natin yung sarili natin, yung katawan natin na buhay. Kaya-aya at banal sa harapan ng Diyos. Hindi lang sinabing puso, mga minamahal. Maging ang ating katawang ito, itong physical nito. Kaya nga tayo tinuruan, mga minamahal ko, at sabi ng Biblia, mag-iba kayo ng pag-iisip, mga minamahal ko, ay kung wala tayong kabanalan sa pananamit, mga minamahal ko, ay wala rin pala tayong pinagkaiba doon sa mga hindi Kristiyano, mga minamahal. Kaya sabi nito, mag-iba kayo ng pag-iisip, mga minamahal ko, hindi na tayo nakikiayon dyan sa takbo ng sanglibutan, mga minamahal, sa kanilang mga gawain. Bakit? Sapagkat tayo mga totoong anak ng Diyos at tayo nagpapasalamat na ito po ay naituro sa atin ng ating dearly beloved honorable Pastor Evangelist Willie Strad Almeda. At ganoon din po ang ating beloved ng Pastor Linus Almeda sa kanilang mga Bible study, mga minamahal ko, tinuro sa atin ang nararapat upang tayo ay maging
tagapagmana ng buhay na wala hanggan, mga minamahal. Yan po, sabi ng Biblia. Sapat na makapagtuturo sa atin, mga minamahal ko, oh, lalong-lalo na, mga minamahal ko, sa pagkakilala sa Diyos, mga minamahal ko, ay marami nagtuturo, tatlong persona ang Diyos. Asa na? Ililigaw ang tao. Kaya walang himala, walang kagalingan, walang pagbabago. Bakit? Mali yung tinuturo, mga minamahal ko. Sipin mo, tatlong persona ang Diyos. Kahit balibalik na rin mo ang Biblia, wala kang makita ng tatlong persona, mga minamahal ko. Yung nga lang, isipin mo na persona ang Diyos, ay magalit siya yung malapay nun. Isipin mo pang persona. So yun ang aral na tinuturo sa kanila. At yung dati ang tinanggap natin sa mga dati natin pinanggalingan. Na talaga makita natin, mga minamahal ko, kulang ang kaalaman, mga minamahal ko, walang sapat na kaalaman para magturo, mga minamahal ko, ng katotohanan. Ngunit sa atin, binigyan tayo ng tunay na magulo sa malapay noon, ng alaga sa ating kaligtasan, nagturo ng tama, mga minamahal ko. Dahil kung hindi tama ang kanilang tinuro, baka kahit isa sa atin walang gumaling, walang nagbago. Pero nakita natin, ang aral nila ay tama, mga minamahal ko. Praise God, ano nangyari sa atin? Yung kanilang aral na tama, mga minamahal ko. Praise God, ano ang nag-i-result sa ating buhay? Tayo po ay pinagpala ng Diyos. Everybody say, praise the Lord! Nagsigaling ating makaramdaman, nagbago ating mga buhay. Yan po. Ay kung hindi nangyari yan, ibig sabihin, mga minamahal ko, hindi sapat at kulang ang kaalaman. Pero nangyari ang mga himala na sa buhay natin, ibig sabihin sila po ay binigyan ng Diyos na may sapat na karunungan na makapagtuturo sa atin ng katotohanan upang tayo ay maging tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Ano sabi ng Jeremiah chapter 3 verse 15? From the book of Jeremiah chapter 3 verse 15, and I will give you pastors according to mine heart which shall fill you with knowledge and understanding. Di propeta Jeremias kapitulo 3 ang talata 15, at bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban na kakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. Amen. Amen. Kaya nga sabi rito mga kapatid ko, hallelujah, na tayo po ay bibigyan ng mga pastor, and I will give you pastor according to mine heart which shall feed you with knowledge and understanding, mga minamahal ko. Yung ibibigay sa atin, mga minamahal ko, yung pastor, mga minamahal ko, praise God, na sapat ang pag-unawa at karunungan. Eh marami mga pastor ngayon, mga minamahal ko. Pero ano sabi ng Biblia? Yung ibibigay sa atin, may knowledge, mga minamahal ko. May pang-unawa, mga minamahal ko. Ay kung walang karunungan at pang-unawa, ay may ligaw talaga membro, mga minamahal ko. Akala nila papunta sila langit, hindi pala, mga minamahal ko. Dumadalo sila sa gawain, pero walang katiyakan sa kaligtasan. Walang nagbabago, walang gumagaling, mga minamahal. Pero sa atin, mga minamahal ko, nakita natin sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, hallelujah, nangyari ang sinasabi ng Biblia, tayo nagsigaling at nagbago ng ating mga buhay. Praise God. Kung hindi tayo binago, nandun pa rin tayo sa bisyo, mga minamahal. Pero nung tayo nakakilala sa mahal na Panginoon, sa kanilang mga aral at turo, nagbago ating mga buhay. Ibig sabihin, sila po, mga minamahal ko, ang ibinigay sa atin na sapat ang karunungan at pangunawa na magpapakain sa atin ng pagkain spiritual, mga minamahal. Purihin po ang ating malapit. Kaya ano sabi ng Biblia, mga minamahal ko, kung sila po ang itinalaga ng Diyos, ang sabi ng Biblia, huwag nating kalimutan sila. Hebrews chapter 13, verse 7. 17. 7, mga minamahal ko. Mamaya naman, Hebrews chapter 13, verse 17. So, dito muna tayo sa 13:7. In the book of Hebrews chapter 13, verse 7, remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. Amen. Mula sa aklat ng mga Hebreo, kabanatang 13, talatang 7. Alalahanin ninyo ang nagkakaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nangaksalita sa inyo ng salita ng Diyos at sa pagdilidilit ng wakas na kanyang pamumuhay ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. Amen. Amen. Praise God. Remember them which have the rule over you, who have spoken unto you the word of God,
whose faith follow considering the end of their conversation. Mga minamahal ko. Dahil sabi ng Biblia, alalahanin natin sila. Yung nagkakaroon ng pagpupuno sa inyo, siyang nang salita ng Diyos, mga minamahal ko. Alalahanin natin sila. Yung mga nagpapagal. Ang ating dear beloved Lord, pastor, mga minamahal ko, nandun na kanilang pagpapagal ating beloved ng pastor. Ang kanilang pagpapagal, mga minamahal ko. Madaling araw pa lang, nandun na nakaluhod na. Mga minamahal, ipinapanalangin na tayo. Praise God. Para mga magulang din natin sa laman, mga minamahal ko. Tulog pa tayo, pero mga magulang natin naghahanap buhay na. Nagluluto na ng pagkain, mga minamahal ko. Pagising mo, kakain ka na lang, mga minamahal. Nagpapagal sila. Ganon ang ating dearly beloved na po, pastor. Madaling araw pa lang, nandun na, naanalangin, mga minamahal. Everybody praise the Lord. Maghanap ka ng gawain, mga minamahal ko. Sa iba't ibang gawain na nakapaligid sa atin, mga minamahal ko. Pumunta ka doon sa kanilang mga gawain. Wala kang maririnig na madaling araw na kumakanta at umaawit sa malapay noon. Nagpupuri, mga minamahal ko. Dito lang sa Jesus Mary Crusade International Ministry. Araw-araw yan, mga minamahal ko. Pumunta kayo sa gawain ng malapay noon. Araw-araw yan. Madaling araw pa lang. May nagigising na ng alas dos. Mga minamahal ko, nananalangin na. Alauna ay medya, nandiyan po. Nananalangin na, mga minamahal ko. Nagpupuri na sa malapay noon. Ipinapanalangin na tayo. Mga minamahal ko, makapatira natin bago pumasok sa trabaho. Minsan hindi na makapanalangin. Nagmamadali, mga minamahal ko. Pero, meron lang naanalangin sa ating mga minamahal ko, ang ating malapastor, ang mga manggagawa na tinuruan ng ating malapastor. Praise God, nagpapagal sila para sa ating kaligtasan. Praise God. Kaya huwag sanang mawala yung ating pagpapahalaga, mga minamahal, sa mga lingkod ng Diyos. Mga minamahal ko, nasabi rito, sila po ang nagpupuno ng kakulangan natin. Hindi natin nagagawa minsan manalangin, pero may nananalangin para sa atin. Mga minamahal ko. Praise God. Sabi rito, alalahanin ninyo. Alalahanin nyo sila, mga minamahal ko. At sa pagdili-dili ng wakas ng kanilang pamumuhay, ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. Ang ating dearly beloved na pastor, nagbigay na magandang ehemplo para sa atin yung kanilang pananampalataya. Hindi umatras, mga minamahal, sa gitna ng kahirapan, pagsubok, nandun po, patuloy naglikod sa Diyos, mga minamahal. Praise God, ang kanilang pananampalataya, hindi nagbago. Everybody say, praise the Lord. Tularan ang kanilang pananampalataya. Ano pa sabi ng Biblia? Hebrews chapter 13, verse 17. Hebrews chapter 13, verse 17. Obey them that have the rule over you and submit yourselves, for they watch for your souls as they that must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. Amen. Mang Hebreo, kapitulo 13, talata 17. Magsitalima kayo sa naninimuno sa inyo, at kayo'y pasakop sa kanila sapagkat pawang nagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa na parang sila ang magsusulit upang ito'y gawin nilang may kagalakan at wag may hapis sapagkat sa ganito'y din nyo mapapakinabangan. Amen. Amen. Praise God. Obey them that have the rule over you and submit yourself, for they watch for your soul, mga minamahal ko. Sila po ang nagpapagal, mga minamahal ko. Sabi rito, magsitalima kayo sa mga namiminuno sa inyo, mga kapatid. At kayo pasakop sa kanila sapagkat pawang nagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa na parang sila ang magsusulit upang ito'y gawin nilang may kagalakan at huwag may hapis sapagkat ganito din ninyo mapapakinabangan, mga minamahal ko. Kaya napakalaga po yung ating pagpapasakop, mga minamahal ko, sa mga itinalaga ng Diyos, sa ating dearly beloved na noble pastor. Mga minamahal ko, sa lawak ng gawain ng mahal na Panginoon, ang ating malapastor na nalangin siya, ang ating dearly beloved na pastor, the entire prophet of loving God, na nalangin siya ng maraming manggagawa ng mahal na Panginoon. At yan ay tinugon ng ating dakilang Diyos, mga minamahal ko.
Kaya nagkaroon tayo ng mga gawain sa iba't ibang probinsya, maging sa ibang bansa, mga minamahal. Lumawak ang gawain ng Diyos, mga minamahal. Praise God. At lalo pa lumawak na lumawak, mga minamahal ko. Dahil ka ng mga beloved children, mga minamahal ko, ay nandun na po, mga minamahal ko, kabalikat ng ating mahal na pastor sa napakalaking gawain na ating dakilang Diyos. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, tayo'y magpasakop sapagkat sila ang nagpapagal para sa ating mga kaluluwa, mga minamahal ko. Nandyan po ang kanilang walang sawang pananalangin, mga minamahal ko. Hallelujah. Kaya napakalaga po ng ating pagsunod at pagpapasakop sa kanila, mga minamahal ko. Ano sabi ng Biblia? Acts chapter 3 verse 23. In the book of Acts chapter 3 verse 23, and it shall come to pass that every soul which will not hear that prophet shall be destroyed from among the people. Amen. Yes, hallelujah. Mula sa aklat ng mga gawa, kabalatang 3, talatang 23. At mangyayari na ang bawat kaluluwa na hindi makinig sa propitang yaon ay pupuksaing lubos mula sa gitna ng bayan. Amen. Amen. Praise God. Napakalaga po ng ating pagpapasakop, mga minamahal ko. Praise God. Hallelujah. Sabi rito, ang bawat kaluluwa na hindi makinig sa propetang yaon ay pupuksain ng lubos mula sa gitna ng mga bayan. Napakalaga ng ating pagpapasakop. Pagsunod, mga minamahal ko, sa kanila mga turo, sa kanila, mga minamahal ko. Hallelujah. Praise God. Ganon din kung paano sa ating mga magulang ang ating pagsunod, mga minamahal, upang tayo mamalagi, mga minamahal ko, sa kalooban ng Diyos, mga minamahal, sumunod po tayo. Wala pong magulang na ang anak ay gustong mapasama, mga minamahal ko. Lahat na magulang, mga minamahal ko, ang gusto ay anak ay mapabuti. Ayun ba, say praise the Lord. Minsan hindi naintindihan ng anak, mga minamahal, kung bakit nagagalit minsan ang kanyang nanay at ang kanyang tatay. Mga minamahal ko, yan po'y galit na maka Diyos. Sabagat ati tituro sa atin. Bakit ayaw na ang bawat sa atin mapahamak? Mga minamahal ko, kung hindi sila nagturo sa atin, nasan tayo ngayon? Mga minamahal ko, kung hindi natin pinakinggan ang kanilang mga payo, wala po silang payo na ikakasama natin. Lahat yan ay ikabubuti. Everybody, praise the Lord! Praise God! Hallelujah! Kaya nga sabi rito, kung makinig ka sa iyong magulang, pagpapalain ka ng ating malapay noon. Kung makinig ka sa propeta ng Diyos, pagpapalain ka ng mahal na Panginoon. Pero kung ikaw hindi makikinig sa propeta ng Diyos, sabi ng Biblia, pupuksain ka, mga minamahal ko, sa gitna ng mga bayan, mga minamahal ko. Kaya ano sabi ng uling talata? 2 Chronicles chapter 20, verse 20. 2 Chronicles chapter 20, verse 20. And they rose early in the morning and went forth into the wilderness of Tekoa. And as they went forth, Jehoshaphat stood and said, hear me, O Judah, and ye inhabitants of Jerusalem. Believe in the Lord your God, so shall ye be established. Believe his prophets, so shall ye prosper. Amen. Ika lang, Kronika, Kapitulo 20, Talatay 20. At sila'y nagsibang maaga sa kinaumagahan at nagsilabas sa ilang ng Tekoa. At abang sila'y nagsilabas, si Jehoshaphat ay tumayo at nagsabi, dinggin ninyo ako, O Huda, at ninyong mga taga-Jerusalem. Sumampalataya kayo sa Panginoon ng Diyos, sa gayoy matatatag kayo. Sumampalataya kayo sa kanyang mga propeta, sa gayoy giginhawa kayo. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise God. Nasabi ng Biblia, sumampalataya kayo sa ating mahal na Panginoon at sumampalataya kayo sa propeta ng ating dakilang Diyos na ibinigay sa ating mga minamahal ko. At nasabi nito, at kayo ay giginhawa. Everybody say, praise the Lord. Lahat ng naniwala, sumampalataya sa ating dakilang Diyos, pinagpala ng malapay noon. At sila naglagay, nagtalaga ng propeta na lingkod ng Diyos upang tayo pangunahan, mga minamahal ko. At sa ating pagsunod sa kanila, mga minamahal ko, nandito tayo, pinagpala tayo ng ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Tunay po na tayo pinagpala, mga minamahal ko. Hallelujah. Binigyan man tayo, mga minamahal ko, na magulang natin sa laman na nangalaga sa atin. Nandiyan ang ating mga nanay, mga minamahal, ating mga tatay, mga minamahal, ang ating dearly beloved na pastor,
Evangelist Willis Chad Almeda, the then prophet of loving God, ating beloved stand pastor. Sila itinalaga ng Diyos para mangalaga sa ating kaluluwa. The beloved children, mga minamahal. Hallelujah. Sabi ng Biblia, ngunit huwag nating kalimutan, higit sa lahat, mga minamahal ko, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal ko, hindi matutumbasan ang kanyang tunay na pag-ibig sa atin, mga minamahal. Hallelujah. Nung tayo makasalanan pa, sabi ng Biblia, siya po ay nagsakripisyo. Nagkatawang tao siya at ipinako sa krus ng Kalbaryo para sa ating kaligtasan. Ganun tayo pinagpala ng Diyos. Ang gagawin na lamang natin ngayon ay magpapasakop at susunod, mga minamahal ko. Tiyak na ang kaligtasan, mga minamahal. Praise God. Kaya tayo po'y magpasalamat sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Purihin ang mahal na Panginoon. Dahil ang Diyos ay binigay niya ang lahat, mga minamahal ko, para sa ating kaligtasan. Hallelujah. Ang mahal na Panginoon, natili siyang tapat sa ating buhay. Mga minamahal, minsan tayo ay nagkukulang, nagkakamali. Pero mahal na Panginoon, mga minamahal, ang kanyang katapatan hindi nagbabago. Everybody say, praise the Lord! Hallelujah. Praise God. Lagi nandiyan ang mahal na Panginoon. Kung tayo magpakumbaba at lumapit sa Kanya, pagpapalain tayo ng ating mahal na Panginoon. Awitan natin mahal na Panginoon. Praise the Lord! Hallelujah. Hallelujah, there's Jesus. Jesus, salamat. Oh, Diyos, salamat. Nanatili kang tapat. Ibibigay mo ang lahat lang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Tayo magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Nananatili kang tapat. Ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, O Diyos. Dakila ka, yes, hallelujah. Dakila ang pag-ibig mo. Dakila nanatili kang tapat. Ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. Yes, hallelujah. O Diyos, salamat, hallelujah. Mananatili kang tapat. Ibinigay mo ang lahat. Kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila.
naman. Tunay po, masasabi natin tayo pinagpala natin dakilang Diyos. Napakadakila ang pag-ibig ng malapit sa buhay natin, mga minamahal. Tayo po'y binigyan ng pagkakataon ng Diyos na mabuhay, mga minamahal. Dapat sana'y tayo wala na, mga minamahal. Pero anong ginawa ng pag-ibig ng malapay noon? Hallelujah! Hindi niya pinahintulot na tayo po, mga minamahal ko, ay mapahamak. Unang-una, mula sa ating pagkabuhay, mula sa ating pagkasilang, mga minamahal, anong ginawa ng Diyos? May nangalaga sa atin, mga minamahal ko. Inalagaan tayo mula sa ating pagsilang. Binigyan ng mahabang pagtitiis ang ating mga magulang, mga minamahal. Pinagtiisan tayo hanggang sa tayo matutong lumakad, mga minamahal. Nandun ang kanilang pag-aalalay ng inyong mga nanay. At nung dumating na ang sapat na isip, mga minamahal, ang iba, kinalimutan ang nag-alaga sa kanila. Sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon, pinagpala din tayo, mga minamahal ko, bakit? Dumating ang panahon, nakita ng Diyos na tayo mapapahamak. Anong ginawa ng mahal na Panginoon? Tumawag siya ng tunay na lingkod ng Diyos, mga minamahal. Ang ating mahal na pastor, ating binabistang pastor, mga minamahal, nangalaga sa ating kaligtasan. Nagpagal na mahabang panahon, nag-ayuno, nanalangin para sa ating kaligtasan, mga minamahal. At tayo pinagpala ng Diyos, mga minamahal. Ang iba pinagpala ng mahal na Panginoon, nakalimot sa mahal na Panginoon. Nakalimutan nila na may mga lingkod ng Diyos na nagpagal para sa kanila. Pero tayo mapalad na nagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos, mga minamahal. Hallelujah! At hindi matutumpasan ang pag-ibig ng Diyos. Dahil nung makita na malapit nung tayo mapapahamak, siya mismo nagkatawang tao, mga minamahal. At ibinigay ang kanyang sarili para sa ating kaligtasan, mga minamahal. Ibinigay niya ang lahat, mga minamahal. Hindi matutumpasan ang ating buhay maging ang mundong ito. Hindi matutumpasan ang katapatan ng Diyos, ang pag-ibig ng mahal na Panginoon. Hallelujah! Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Yes, hallelujah! Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko, maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. Yes, hallelujah. O Diyos, salamat. Hallelujah. Mananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay mo, maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Nakila ka, nakila ka. Nakilala ka, nakilala ka,
Yes, aleluya. Tranquila, oh Dios. Tranquila ang pag-ibig mo. Tranquila ka. Yes, Jesus. Tranquila. Praise the Lord. Thank you, there is Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang malapay na mabinamahal ko tayo. Magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah to God. Be the glory. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Purihin ang ating malapay noon. Kaya sa ating minamahal ng mga baguhan. Praise God. Napakadakila ng pag-ibig ng Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Praise God, tayo po ay binigyan ng katiyakan ng malapit ng kaligtasan. Mga minamahal ko, praise God, hallelujah. Ipinlano ng malapit ng ala sa buhay natin mula sa ating pagsilang, mga minamahal. Hallelujah, hanggang sa mga oras na ito, nakaplano ang pagliligtas ng malapit ng sa ating, mga minamahal. Kaya sa ating minamahal na mabaguhan, ang kailangan lamang natin ay tayo sumampalataya sa Diyos. Na merong Diyos, walang iba kundi ang ating pinakamamalapit na Jesus. Ito ang una natin gagawin tayo, maniniwala at sasampalataya sa Kanya, mga minamahal ko. Praise God. At bilang pagsampalataya, mga minamahal ko, gawin natin ang kalooban ng Diyos. Pangalawa, mga minamahal ko, ang tinatawag na pagsisisi. Ano ang pagsisisi? Kasalanan ang pinagsisihan natin na hindi na natin muli pang babalikan pa, mga minamahal ko. Hallelujah. Kailangan tayo magsisi sa ating makasalanan upang tayo lubusan mapatawad ng Diyos. Pangatlo, ang bautismo sa tubig. Bilang pagsampalataya, tayo magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus upang tayo mahugas at mapatawad ng Diyos sa ating makasalanan. Pang-apat, ang malapinin siyang gagawa niyan, ang bautismo sa banal na Espiritu ng malapinin. Kung walang bautismo sa banal na Espiritu, hindi natin maranasan ang pagbabago sa buhay. Hindi natin kaya iwanan ang kasalanan, mga minamahal. Ngunit nung tinanggap natin ang bautismo sa Espiritu, sa banal na Espiritu, mga minamahal ko, hallelujah, tinanggap natin ang banal na Espiritu ng Diyos, nangyari ang pagbabago sa buhay natin, mga minamahal. Hallelujah, nangyari ang pagpapala ng Diyos sa buhay natin. Kaya tayo po'y magpatuloy sa malapay noon upang ating makamtan ang pangako ng Diyos, mga minamahal, ang buhay na walang hanggan. Itaas po ninyo ang inyong mga kamay sa ating minamahal na mga newcomers, maging sa ating mga webcast viewer na ngayon lang po nakapanood ng ating gawain. Sumunod po kayo sa aking maikling panalangin. Sabihin po ninyo, Mahal na Panginoon, maraming salamat po sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na aking napakinggan, malapay noon. Patawarin niyo po ko sa lahat ng aking mga kasalanan, malapay noon. Kahabagan mo ko, malapay noon. Hallelujah. Isulat mo aking pangalan sa kitang buhay, malapay noon. Hallelujah. Pumasok ka sa aking puso. Gawin mo kong tunay na Kristiyano. Sa gawa, sa salita, malapay noon. Hallelujah. Baguhin mo ko, malapay noon. At tinatanggap kita ngayon, aking sariling tagapagligtas. Diyos at hari ng aking buhay sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap ngayon at magpakailanman. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang malapit mo na mahal. Praise God, kami po ang manalangin sa inyo. Mapagpala po namin, malapit ni Jesus. Pagpalayo mo po matumanggap sa iyo. Isulat mo po ang pangalan sa aklat ng buhay. Ito'y simulayan hanggang sa pagbabalik mo, malapit ni Jesus. Manatili sa unat na langin na ay po minamahal ginagalaan mga pastor sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Puri na malapit tayo po lahat ay manalangin sa lahat ng pangailangan. Maging sa ating mga webcast viewer na nakasubaybay, nanonood ngayon, ipatong po ninyo isang kamay sa party po ng karamdaman. May mga problema po kayo, dalawang kamay, mga minamahal ko. Hallelujah, ating palayasin lahat ng karamdaman, mga kahirapan sa buhay, panghihina, palalamig, palalupaypay, lahat ng yan, mga kainaan, ating sawayin, sa pangalan na ating dakilang Diyos, mga minamahal, tayo po manalangin. Hallelujah, mapagpala po namin, mahalapay na Jesus sa unat dalangin, na ngayon po minamahal ginagala, aming
mala pastor, mala Panginoon. Pagpalaya po mga anak mo, mala Panginoon. Hallelujah, especially our dearly beloved na po pastor. Mala Panginoon, patuloy po siya bigyan kalakasan, kalang physical, mala Panginoon, galing po ang mga beloved children of God, grandchildren, pagpalaya mo po sila, mala Panginoon. Hallelujah. Ang makapatira po namin sa oras po ito, ano po karamdaman ikaw magpagaling sa karamdaman, magulutas sa mga problema, hangoy sa kahirapan, alisin mo palalamig, palalupaypay, makinaan, mala Panginoon, bagoy mo lubusan, pangawakan mo kami sa pagbabalik mo sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Ipatong po natin sa kamay sa parte ng karamdaman at ating palayasin ang lahat ng karamdaman, mga minamahal. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, aming sinasaway ang mga demonyo na karamdaman katulad ng cancer, leukemia, asthma, diabetes, cast out in the name of Jesus. Demons of diabetes, hallelujah. Leprosy, cast out in the name of Jesus. Hallelujah. TB, diabetes, cast out in the name of Jesus. Panghihina, panlalamig, panlalupay-pay, makinaan, lumag sa pangalan ng Jesus. Prophet episode, vices begun in the name of Jesus. Complete heal, O God. Be healed. Be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Purihin ang malapay ng mga minamahal at bilang pananampalataya, tayo lahat ay tatalon kasabay ang pagsigaw 3 times. Hallelujah. Praise the Lord from the top of our voices. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Praise God. At tayo po ay tuloy-tuloy na po sa ating announcement, mga minamahal ko. Praise God. At huwag natin kalimutan, mga minamahal ko, tayo po ay patuloy pong kumukuha ng ating special offering, mga minamahal. At tayo po, mga minamahal ko, ay nakapag-purchase po tayo ng mga yero, mga minamahal ko. Yung ating yero, long span po yan, mga minamahal ko. Praise God. At ang kulay po ng yero natin ay blue, mga minamahal ko. At mga minamahal ko, ay kulang pa rin yan kasi yung nabili po natin, na-purchase natin ay 86 pieces pa lang para dun po lamang yung sa pulpit pa lang, mga minamahal ko. O sa isang span niya, mga minamahal ko, 86 pieces na yon na na-purchase natin. Kaya kulang pa, mga minamahal ko. So wala pa tayong year doon sa crowd. Kaya sa makapatira po natin, makiisa po tayo para po sa financial na pangailangan na ating pong bayasambahan, mga minamahal ko. At ongoing din po yung kinoconstruct yung CR natin dito po sa Pastoral House na yun din po ang magiging CR din po ng pangkalahatan, mga minamahal ko. So malaki po yung CR na ginagawa. Kaya makisa po kayo sa mga pipings. Kulang pa rin tayo, mga minamahal. Praise God. Hallelujah. At lobby na malapin na mahabol po natin ang tubig at maayos po natin ang CR entrance. Makapagbubong po tayo bago mag November, mga minamahal. Ay lobby na malapin noon na dyan na po natin, lobby na malapin noon, dyan na natin idadaos yung ating church anniversary. Everyone say praise the Lord. Praise God, purihin yung malapit. Kaya tayo po'y makiisa, mga minamahal. Sa lahat natin pangailangan, mga minamahal. Praise God, hallelujah, tayo po'y manalangin para sa materialis, mga minamahal ko. Purihin po ating malapit noon, hallelujah. Mapagpala po namin, malapit ni Jesus, hallelujah. Pagpalayo niyo po ang ayon po minamahal, mga kapatiran, na anuman po ang pagkakaloob sa para sa materialis, malapit noon. Ibalik mo ito sa kanila na makalibong beses, malapit noon, higit na pagpalang spiritual, ang kalimabawang places na kalipagkaloob sa unat dalangin ay puminamahal ginagalaan mo, mga pastor, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. More than I could hope for, dream of, you have put your favor on me. One day in the house of God is better than a thousand days in the world. So blessed, I can contain it. So much I've got to give it. Puri po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Praise God, hallelujah. At tayo po ituloy-tuloy po sa ating banal na gawain, mga minamahal ko, ang ating
Wednesday service. Mami namal ko, natili po ang ating oras at ating overnight prayer. Mami namal ko, ganun din po ang ating general worship, mami namahal. Puri po ang ating nagkilan Diyos ang ating TV program sa PTV Channel 4. Mami namal ko, at ang ating radio program sa DZMI 1530 Killer Seimban. Ang ating mga webcast, mami namal ko, ating live streaming sa ating main church. Puri po malapinon at sa araw ng bukas, mami namal ko, ito na po yung ating tayo po lahat ay boboto, mami namahal. Praise God, napakalaga po ng ating bawat boto, mami na mahal ko. Kaya tayo maging wise sa ating pagpili, mami na mahal ko. At ang ating banal na iglesia, mami na mahal ko, ang ating main church, mami na mahal ko, ay meron po tayo mga list na ating iboboto, mami na mahal ko. So nandyan po sa ating projector, mami na mahal ko, yung ating mga iboboto, mami na mahal ko, na talagang na ating gawain na hindi madlangan, mami na mahal ko. Praise God, purihin po ang ating malapay noon. Hallelujah. Tayo na po lahat ay tumayo, mami na mahal ko, sa ating closing prayer na ito ating malakapatid, Bilal Brother Wilfredo de Vera, mami na mahal ko. Praise God. God bless po, beloved audience preacher. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Pastor. O Papa namin Ama, sa pala pinakamamahal na po Jesus, mahal na po noon, maraming salamat, mga Panginoon, sa natapos yung panagawain na yung nilang isa at pinagtagumpay sa mga awitan ng joyful song, solemn song, sa lahat nagbahagi ng patotoo, sa mga awitan ng bilabit kuya na yung pinagpala, ibinus yung mga pasensya, sa lahat nagpagbibigay, mga Panginoon, sa lahat mga kapatid na kaloob, maraming salamat, mga Panginoon, higit sa lahat, mga Panginoon, sa yung banal na saitan, dinala aming mahal na mga aral na sibing pagkain na espiritual, mahal na Panginoon, kung sa aming paghiwaiwalay, paingatan mo kami, mga Panginoon, parating mahati sa kanyang tiraan, pag-ingat, pagpalayin mo't mga Pinon, ito sa mandalangin sa unang panalangin mga pastor, sa namin na, sa matami sa pangalan, pinakamasos. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Amen. Purin ng mga Pinon, tayo po lahat magkamayan, mga minamahal, we love in the Lord, but out there, Jesus loves more and more. Praise God. So, nandiyan po list ng ating mga iboboto, mga minamahal. Praise God. Purin po mga Pinon. At ang ating presidente, mga minamahal ko, ang ating si Bongbong Marcos, yung ating presidente, mga minamahal. Puri po, mga Panginoon. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you. Ingat po tayo sa ating pagtawid, sa ating pagsakay. Kaya hindi po, alalayan po natin ang ating mga baguhang mga kapatiran, ating mga tatanda mga kapatiran. The glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see your eyes,